200 kilometers na may walong antipolo climb sa gitna, pero ganito ang views. Yan ang Odax Baler. Dalawang beses na ako nakasali sa malalaking bike event sa Baler. Una ang Fondo Baler noong 2017 at pangalawa ang Odax Baler noong 2022. Sa video na ito, papakita ko ang buong ruta ng Odax Baler, ang mga malalaking aho na daraanan at iba pang pwedeng asahan dito. Siklista ka bang mahilig sa bike trips at tips? Hi, ako si Jangan Bikes at gumagawa ako ng lingguhang videos tungkol sa mga adventures ko at mga bagay na natutunan ko rito. Kung ganito rin ang hilig mo, like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para una mong malaman tuwing may bago akong video. Follow nyo na rin ako sa @JanganBikes sa Instagram, TikTok at Facebook. Halika na, tuloy na tayo sa video! Patag ang halos buong ruta maliban sa apat na bundok na tatawirin sa gitna. Katumbas nito ang walong ahon na papunta at pabalik ang ruta. Kung nakaakyat na kayo sa Antipolo, parang walong beses nyo itong gagawin. Nasa may 150 to 200 meters above sea level ang bayan ng Antipolo at gayto halos kataas yung mga bundok na aakyatin sa ruta ng Odax Baler. Pero asahan na hindi pare-pareho ang gradients. Para makita ang mga ahon, gamit ko ang GPX file mula sa Odax website at ang Garmin Climb Pro. Para sa karagdagang info tungkol sa Climb Pro, panoorin nyo yung Odax Cavite route guide ko rito. Lalagay ko ang links dito sa taas at description sa baba. Nagsisimula ang Odax Baler sa Costa Pacifica Resort sa bayan ng Baler Aurora. Papadyak pa norte papuntang Kasiguran Aurora at saka babalik sa Baler. Tatlong checkpoints. Checkpoint 1 sa kilometer 42 sa barangay Dinaed de Paculao Aurora, checkpoint 2 sa kilometer 100 sa bayan ng Kasiguran, at checkpoint 3 sa kilometer 159.2 sa barangay Dinaed de Paculao ulit. Patag ang unang 20 kilometers bago makarating sa unang mga maliit na ahon. Hindi sila ganun kataas kaya hindi pa sila kita ng Garmin Climb Pro. Pero mula rito, magsisimula tayo magbilang ng mga ahon. Kung titignan ng route profile, 8 ang malaking ahon, pero ayon sa Garmin Climb Pro, 9 sila. Nangyari ito kasi may isang malaking ahon na nahati sa dalawa. Abangan nyo mamaya kung saan yon. At ang unang nalabas, nandito sa kilometer 28.5. 2.15 kilometers ang haba, 188 meters ang elevation gain, at 8.8 ang average gradient na may puntong lumalagpas pa sa 12%. Pagkatawid dito, konti na lang nasa checkpoint 1 na kayo. Ang sunod na ahon nasa kilometer 48.5 na may 1.74 kilometers na haba, 128 meters ang gain, at 7.4% na average gradient. Kung kasali kayo sa 100 kilometer popular, nasa bandang tuktok ng ahon na to ang 50 kilometer turnaround point nyo. Dito kayo magpapascan ng QR code o patatak ng brevet card bago bumalik sa Baler. Imbes na apat, dalawang bundok lang para sa popular. Kasali ka sa 200, dediretso pa tayo. Lagpas 10 kilometro naman ang patag hanggang sa makarating sa kilometer 60 sa bayan ng Dirawini. Dito na sunod-sunod ang mga ahon. Ang pangatlong ahon na sa kilometer 60.5, 3.95 kilometers ang haba, 193 meters ang elevation gain, na may average gradient na 4.9%. Pero sa gitna nito, may umaabot sa mga 12% na gradient. Ang pang-apat na ahon sa kilometer 67.5, mas banayad naman, halos 2 kilometers ang haba, 75 meters ang elevation gain, at 3.8% ang average gradient. Sa kilometer 70, mas mapapasubok dahil 7.2 ang average gradient, 105 meters ang gain, at 1.45 kilometers ang haba, na umaabot sa 210 meters above sea level, ang pinakamataas na bundok dito sa ruta. Ito rin yung ahon na nahati sa dalawa ng Garmin Climb Pro dahil sa malit na lusong na ito sa gitna. Pagkatapos ng panglimang ahon, halos patag na hanggang sa makarating sa kilometer 100 checkpoint sa Kasiguran Aurora. At ang sunod na ahon, pabalik na rin. Ibig sabihin nito, lahat ng inakyat kanina, babalikan. Ang pang-anim na ahon sa may kilometer 127 nagsisimula. Halos steady siya na 6.5% na average gradient, pero 2.67 kilometers ang haba na may total ascent na 172 meters. Sa kilometer 134.5 ang pangpitong ahon. 3 kilometro ang haba nito na halos 6% ang average gradient na may total ascent na 176 meters. Makita nyo sa ahon na to, tumatarik siya papalapit sa tuktok. Ang pangwalong ahon sa kilometer 100
148 sa Dinadiawan na halos 2 kilometro, may average gradient 6.5% at may 130 meters na total ascent. At pagkatapos ng halos 11 kilometro, makakarating kayo sa pangatlong checkpoint. Konti na lang makakabalik na sa Baler dahil pagkatapos nito, ang panghuling ahon sa kilometer 169.7. 8.3% ang average gradient na umaabot hanggang 12%, 1.74 kilometers ang haba at may total ascent na 145 meters. Pagkatawid ng huling ahon na to, pwede na mag-relax dahil patag na pabalik sa Costa Pacifica sa Baler. Makakahanap kayo ng mga tindahan sa ruta, lalo na sa mga bayan ng Dinadiawan, Dinalungan at Kasiguran. Pero huwag niyo asahan ang sangkatutak na 7-Eleven tulad ng sa Zambales. Karamihan ng mga tindahan dito, mga sari-sari store talaga o kung umabot kayo sa mga mismong bayan, mga palengke. Pro tip ko rito, imapa nyo ang ruta. Ilista kung aling kilometer marks ang mga may checkpoints at ang mga bayan para alam nyo kung saan malamang makakahanap ng tubig at inumin. Kung may bike computer kayo tulad ng Garmin, pwede nyo i-plot ang route at maglagay ng course points para lalabas na lang ito sa bike computer nyo. Kung gusto nyo magpa-picture sa magandang views, maganda ang Ampere Rock Formation sa kilometer 20. Maganda rin yung view sa may Dinadiawan Bridge sa may kilometer 57. Maganda rin yung view sa tulay palabas at papasok ng bayan ng Baler. Kung gusto nyo magpa-picture dito, nasa kilometer 4 or kilometer 198 ito ng Odax Baler. Alalahanin nyo na lang na maging handa para sa ruta dahil sa ganda nito, siguradong mag-e-enjoy kayo. Hali ba kayo sa Odax Baler? Comment nyo lang sa baba. Kaya kung mahilig ka sa bike trips at tips, like at subscribe lang.